Simple and truthful. Ito nga ang naging sagot ni Kakay Bautista sa kumakalat na cease and desist letter laban sa kanya. You're watching Showbiz Viral. Don't forget to like and subscribe for more updates. Sinagot ng kampo ni Kakay Bautista ang di umano'y cease and desist letter ng kampo ng Thai actor na si Mario Maurer. Noong nakaraang linggo ay pinag-usapan ang kumakalat na formal letter ng authorized attorney ni Mario. Ang cease and demand letter ay pirmado ng abogado na kumakatawan sa Kwanhar 99 na talent management ng Thai actor. Sa warning letter ay inaakusahan si Kakai ng panggagamit umano sa pangalan ni Mario para sa publicity na nakakasira sa imahe at reputasyon ng aktor. Tinawag pang false and untrue ng sinasabing abogado ni Mario ang mga pahayag ni Kakai sa kanyang previous interviews tungkol sa Thai actor. Sa previous interviews ni Kakai, naging vocal ito sa pagiging malapit nila ng aktor. Naging magkatrabaho ang dalawa noong 2012 para sa pelikulang Suddenly It's Magic, kung saan ito ay pinangungunahan nina Erich Gonzalez at Mario Maurer. Si Kakai naman ang gumanap na isa sa kaibigan ni Erich. Noong March 2013, ibinahagi naman ni Kakai ang detalye ng relasyon niya sa aktor sa isang interview tungkol sa kanilang unexpected friendship. December 2019, sa Tonight with Boy Abunda, ay sinabi ng aktres na nawala ang kanilang komunikasyon. September 2020, nang magbahagi naman ng clip ng Gandang Gabi Vice Guesting, si Kakai nang maalala nito ang memory sa aktor. Dito na nakatanggap ang kampo ni Kakai ng cease and desist letter. Nagbabala rin kay Kakai ang authorized attorney ni Mario na magsasagawa sila ng legal na hakbang kapag hindi tumigil ang aktres sa pagsasalita tungkol kay Mario. Narito naman ang sagot ni Kakai laban sa kampo ng aktor. Ang liham ay mula sa legal counsel ni Kakai at pirmado rin ang two-page official statement ni Kakai at manager nitong si Freddy Bautista. Isa-isang sinagot sa liham ang mga paratang ng authorized attorney ng kampo ni Mario laban sa aktres. Kinukundina ng kampo ni Kakai ang mga paratang ng authorized attorney ni Mario. Further, his claim that our client Kakai improperly exploited and made false statements about Mr. Mario Maurer and his team already reek of libel under ART 353 of the Revised Penal Code of the Philippines. Nakababahala raw na kumakalat sa media ang isang private letter na inaakusahan si Kakai bilang deceitful, lying, and exploitative woman. Nakalagay rin daw sa letter ng Thai lawyer ang personal information ni Kakai gaya ng kanyang address. Paninindigan din ng kampo ni Kakai ang lahat ng pahayag na inilabas ng aktres sa kanyang previous interviews. Ang mga pahayag daw ni Kakai ay simple and truthful recollection of her personal experience in working with an international public figure such as Mr. Mario Maurer, whom she has so cherished and has held with high regard and respect. Idinidiin din ang counsel ni Kakai na si Mario ay isang public figure at hindi maaaring magreklamo sa natatanggap na publicity. Malaya raw si Kakai na magsalita sa kanyang experience kay Mario. Hanggat ang mga pahayag daw ni Kakai ay based on truth and that she has not signed any non-disclosure agreement with Mr. Maurer and or his agency,
Miss Bautista is very much free under our legal system to publicly talk about her experiences with Mr. Maurer, who is an international public figure. Nagdesisyon na rin daw si Kakai na putulin ang anumang ugnayan niya kay Mario. May demand din ang kampo ni Kakai sa authorized attorney ni Mario na patunayan ang identity nito. May formal demand din ang abogado ni Kakai sa authorized attorney ni Mario at sinumang kinakatawan nito na tigilan ang paglikha ng anumang unfounded and malicious claims laban kay Kakai na idadaan sa media. Hindi raw sila magdadalawang isip na gumawa ng legal na hakbang, civil man o criminal actions para protektahan ang kanilang kliyenteng si Kakai. Kini-question din ng abogado ni Kakai ang validity ng cease and demand letter dahil kumalat lamang daw ito sa email na walang mailing address at contact number. Sa panig ng abogado ng aktres, may nakita raw silang paglabag sa attorney ni Mario sa ginagawang paratang kay Kakai. Kinumpirma rin ng abogado ni Kakai na nagsumiti sila ng 9-page reply, formal demand for proof authority, and to cease and desist authorized attorney. Dahil lumikha raw ng ingay ang issue at nabahiran ang reputasyon ng kanilang kliyenteng si Kakai. I-comment mo lang ang iyong reaksyon. At para updated ka sa latest Showbiz Viral, ay mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell. Thank you for watching!